Sa mundong ginagalawan natin, hindi lamang mga tao ang naninirahan. Ayon sa mga alamat at kwentong bayan, may mga nilalang na nagtatago sa dilim, mga aswang, manananggal, at iba pang mga nilalang na tila sumasalungat sa ating pagkaunawa ng realidad. Ang mga ito'y bahagi ng misteryo at takot na bumabalot sa ating kultura, at sa bawat sulok ng ating mga bayan at probinsya, nananatili ang tanong, sila ba'y katang isip lang o tunay na banta sa ating buhay? Sumama sa akin at sabay nating tuklasin ang mga kwento ng mga nilalang na hindi natin nakikitang kasama natin sa mundong ito. Sa isang baryo sa Bogo, Cebu, may isang matandang lalaki na kilala bilang si Soap Toy. Marami ang natatakot sa kanya dahil sa kakaibang lakas at kababalaghan na nakapalibot sa kanya. Sinasabi ng mga matatanda na may agimat si Soap Toy, isang agimat na hindi basta-basta nahanap o nakuha lang, kundi isang agimat na nagmula sa libu-libong langgam na tumutulong sa kanya. Isang gabi ng tag-init, isang grupo ng mga kabataang naniniwala sa mga kwento ni Soap Toy ang naglakad papunta sa kanyang bahay. Madilim na ang gabi, tanging ang kislap ng buwan ang nagbibigay liwanag sa kanilang daan. Mga tol, siguradong nakakatakot to, bulong ni Miguel habang tinitingnan ang madawag na paligid ng kabahayan ni Soap Toy. Ngunit wala nang atrasan, sa kanilang isipan ay gusto nilang makita ang agimat at malaman ang sekreto ng matanda. Habang papalapit sila, biglang sumipol ang hangin at may kakaibang lamig ang dumapo sa kanilang balat. Walang nag-iingay, ngunit tila may nagbabantay sa kanila mula sa dilim. Pagdating nila sa bahay ni Soap Toy, luma at kasumpa-sumpa ang itsura nito. Ang mga kahoy ay bulok at may mga lumot na nakadikit. Tila ba ang bahay ay isang tulay papunta sa ibang mundo? Nang kumatok sila sa pinto, hindi nagtagal ay bumukas ito ng kusa. Sa kanilang harapan, nakita nila si Soap Toy. Payat siya, at ang mga mata niya'y nanlilisik sa ilalim ng madilim na sombrero. Anong kailangan niyo, mga bata? Tanong niya, mabagal at malamig ang kanyang boses. Gusto po namin malaman, tungkol sa agimat niyo, Tatang Soap Toy, sagot ni Miguel, na halos hindi mailabas ang boses dahil sa takot. Napangisi si Soap Toy, kung gusto niyong makita ang agimat, sumama kayo sa akin. Tumalikod si Soap Toy at naglakad papunta sa likod ng bahay. Sumunod ang mga kabataan, bagamat nanginginig ang kanilang mga tuhod. Sa kanilang paglalakad, naririnig nila ang pagkaluskos ng mga langgam na tila ba sumasabay sa bawat hakbang nila. Dinala sila ni Soap Toy sa isang maliit na bukid sa likod ng kanyang bahay. Dito, may isang puno ng balete na ang paligid ay puno ng mga langgam. Daan-daan, o libu-libong langgam ang naglalakad sa lupa, at tila ba may sariling mundo ang mga ito. Ang mga langgam na yan, sabi ni Soap Toy habang itinuturo ang naguunahang mga insekto, ay hindi basta lang mga langgam. Ang mga yan ang bumubuo sa aking agimat. Sila ang nagtatanggol sa akin sa kahit anong panganib. Sa bawat kagat ng langgam na yan, kayang kitilin ang buhay ng sinumang lumalapit ng may masamang balak. Biglang nagkaroon ng kakaibang katahimikan sa paligid. At sa isang iglap, tila nagkaroon ng mabigat na presensya sa ere. Ang mga langgam, na nooy naglalakad lamang, ay biglang huminto at tumingin sa direksyon ng mga kabataan, na parabang nauunawaan ang bawat sinabi ni Soap Toy. Sino man ang lumapit sa akin na walang dalang respeto, magdurusa sa sumpa ng mga langgam, dagdag ni Soap Toy habang binubuksan ang kanyang kamay at pinakita ang isang itim na bato, ang tinatawag niyang agimat. Sa gabing iyon, naramdaman ng mga kabataan ang malamig na realidad ng kanilang pinasok. At sa likod ng kanilang mga isipan, nagtanong sila, ano ang tunay na kapangyarihan ng agimat na ito? Kinabukasan ng umaga, nagising si Miguel at ang kanyang mga kaibigan na tila may kung anong bumabagabag sa kanilang mga katawan. Si Miguel, na dati masigla at masayahin, ay biglang nanlalamig at halos walang lakas. Bawat isa sa kanila ay may iba't ibang sugat na tila kagat ng insekto, partikular ng mga langgam.
Wala pa silang masyadong maunawaan, ngunit alam nilang may kinalaman ito sa kanilang pagpunta sa bahay ni Tatang Soktoy. Habang nag-uusap ang mga magkakaibigan sa isang bakanteng lote, nabanggit ni Miguel ang kanilang kakaibang naranasan kagabi. Mga tol, nararamdaman niyo ba? Parang may kung anong bumabalot sa atin mula kagabi. Halos magkatinginan silang lahat, at nakita nilang pare-pareho sila ng iniisip. Parang sinusundan tayo ng mga langgam, sabi ni Carlo, habang inis na pinipitik ang mga langgam na gumagapang sa kanyang braso. Lingit sa kaalaman nila, ang bawat kagat ng langgam ay hindi basta simpleng kagat. Isa itong palatandaan isang paunang babala sa sumpang unti-unting kumakalat sa kanilang mga katawan. Isa sa kanila, si Leo, ang nagdesisyong bumalik kay Tatang Soktoy para humingi ng paliwanag. Hindi ito pwedeng palagpasin. Gusto kong malaman kung ano ang nangyayari sa atin, sabi niya habang nanginginig. Naglakad si Leo patungo sa bahay ni Soktoy. Sa kanyang paglalakad, ramdam niya ang bigat ng paligid, at tila ang bawat hakbang ay lalo siyang nilalapit sa kasawian. Nang dumating siya sa bahay ni Tatang Soktoy, hindi na siya kumatok, agad siyang pumasok at tinawag ang pangalan ng matanda. Tatang Soktoy, ano to? Bakit kami sinusumpa ng mga langgam? Lumabas si Tatang Soktoy mula sa kadiliman ng kanyang bahay, dala ang agimat. Sa kanyang mukha ay ang parehong malamig na ekspresyon mula kagabi. Akala mo'y laro ang agimat, Leo. Ang agimat ng mga langgam ay hindi para sa mga batang tulad ninyo. Ginising ninyo ang mga nilalang na natutulog ng tahimik. Naramdaman ni Leo ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Patawad po, hindi po namin alam. Ngunit si Soktoy ay hindi nagpakita ng kahit anong awa. Ang bawat nilalang na lumalapit sa aking agimat ng walang respeto ay nagdurusa. Ang sumpa ng mga langgam ay isa sa mga pinakamatinding parusa. Ang bawat kagat ay nagpapahina sa iyong katawan, hanggang sa ang lahat ng iyong lakas ay mawawala. Habang nagsasalita si Soktoy, naramdaman ni Leo ang mas matinding pangangati at pananakit sa kanyang katawan. Dumaan ang isang pagyanig sa paligid, at mula sa ilalim ng lupa, lumagsa ang napakaraming langgam na tila sumasayaw sa bawat hakbang ni Soktoy. Sila ang aking bantay, ang aking tagapagtanggol. At ngayon, sila ang inyong magiging sumpa. Nagmadaling bumalik si Leo sa kanilang lugar, ngunit ang mga langgam ay patuloy na sumunod sa kanya. Nang makita siya ng kanyang mga kaibigan, alam nilang may hindi magandang nangyayari. Tol, anong nangyari? Tanong ni Miguel, ngunit hindi na nakasagot si Leo. Puno na siya ng mga kagat ng langgam, at ang kanyang mukha ay puno ng takot. Sa takot at kaguluhan, napagdesisyonan ng grupo na bumalik muli kay Soktoy upang makiusap. Ngunit sa kanilang muling pagbalik, wala na ang bahay ng matanda. Ang buong paligid ay tila isang patlang na parabang ang lahat ng kanilang nakita kagabi ay isa lamang bangungot. Ngunit alam nilang hindi ito bangungot. Ang mga kagat ng langgam sa kanilang mga katawan ay nagpapatunay na totoo ang lahat. At sa bawat araw na lumilipas, naramdaman nila ang unti-unting paghinga ng kanilang mga katawan. Alam nilang hindi sila basta makakawala sa sumpa ni Soktoy. Sa bawat gabi, naririnig nila ang mahinang bulong ng mga langgam, mga pabulong na tila binibigkas ang kanilang mga pangalan. Isang paalala na ang agimat ni Soktoy ay totoo, at ang sumpa ng mga langgam ay wala nang makakapigil. Makaraan ang ilang araw, lalong tumindi ang nararamdamang sakit ng magkakaibigan. Hindi na lamang ito mga kagat na bahagyang sumasakit, tila ba may kung anong dumadaloy sa kanilang katawan, isang nakakakilabot na kirot na hindi muari. Si Miguel, na siyang pinakaunang nang ahas na lapitan ng agimat ni Soktoy, ang unang bumagsak. Isang gabi, habang nahihirapang matulog, narinig ni Miguel ang isang pamilyar na tunog ang pagkiskas at paggapang ng libu-libong langgam. Nakaupo siya sa kanyang higaan, binabalot ng malamig na pawis. Ano to? Sigaw niya habang nakikitang dumarami ang mga langgam sa kanyang kwarto, nagkukumpulan sa sahig at paakyat sa kanyang kama. Nagising ang kanyang mga magulang at kapatid sa kanyang sigaw, ngunit sa kanilang pagpasok, walang langgam ang nakita nila. Miguel, anong nangyayari sa'yo? Tanong ng kanyang ina, bakas ang takot sa kanyang boses.
pero para kay Miguel, tunay at nararamdaman niya ang bawat kagat, bawat galaw ng mga langgam sa kanyang balat. Hindi lamang si Miguel ang dumanas nito. Pati ang kanyang mga kaibigan, isa-isa nang nagkakasakit at tila ba unti-unting binabalot ng dilim. Si Carlo, na dati masayahin, ngayon ay wala ng kibo at madalas na lamang nakatitig sa kawalan. Si Leo, ang tumulong sa paghahanap ng sagot, ay nagsimulang makaramdam ng pagkalunod sa mga pangarap at hallucinations na pawang mga langgam ang bumabalot sa kanya. Isang hapon, nagdesisyon ang natitirang mga kaibigan na hanapin ang isang albularyo na kilala sa baryo. Sa kanilang paghahanap, natagpuan nila si Mang Ramon, isang albularyong sinasabing may kaalaman sa mga sinaunang agimat at sumpa. Nang marinig ni Mang Ramon ang kanilang kwento, bakas ang takot sa kanyang mukha. Mga anak, wika ni Mang Ramon habang nag-aayos ng mga gamit sa kanyang altar, ang agimat ni Soktoy ay hindi pangkaraniwang agimat. Isa itong sumpa na dinadala ng mga langgam, isang puwersang hindi basta-basta natatanggal. Kung kayo'y nagigipit na, mayroon lamang kayong isang paraan para makawala sa sumpang ito. Anong kailangan naming gawin? Tanong ni Miguel na halos mawala na sa sarili. Sa ilalim ng puno ng balete, kung saan naninirahan si Soktoy, may libingan ng libu-libong langgam na nagpapalakas sa kanyang agimat. Kailangan ninyong hanapin ito at sunugin. Ngunit tandaan, mga bata, dagdag ni Mang Ramon, may malaking kapalit ang bawat hakbang nyo. Kapag kayo'y nagkamali, ang bawat kagat ng langgam ay magdadala ng mas matinding sumpa kaysa dati. Walang nag-aksaya ng panahon ang magkakaibigan. Dumiretso sila sa likod ng bahay ni Soktoy, sa tabi ng puno ng balete na tila mas madilim at mas nakakatakot kaysa dati. Ngunit habang hinuhukay nila ang lupa, dahan-dahan, naririnig nilang nag-iingay ang mga langgam, at sa bawat paggalaw nila ay tila may sumasabay na kakaibang enerhiya sa kanilang paligid. Sa wakas, nakita nila ang isang maliit na kahon na natatakpan ng putik at damo. Pagbukas nila nito, bumungad sa kanila ang isang piraso ng itim na bato, at kasama nito ay ang maliliit na buto ng mga langgam na tila kumikislap sa dilim. Ito ang pinagmumula ng lakas ni Soktoy, bulong ni Carlo. Walang sabi-sabi, sinindihan ni Leo ang dala nilang pasporo, at sa isang iglap, binuhusan nila ang kahon ng langis at sinindihan. Ngunit bago pa man tuluyang masunog ang kahon, biglang dumilim ang paligid, at isang malakas na hangin ang dumaan, sabay ng malakas na hiyaw na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Mga mangmang, sigaw ng isang tinig, lumingon sila at nakita nila si Soktoy, nakatingin sa kanila na puno ng galit. Hindi kayo makakaligtas sa sumpa ng mga langgam. Bawat hakbang ng inyong paa ay may kapalit na dugo. Bago pa man nila malimutan ang kanyang sinabi, biglang dumagsa ang libu-libong langgam mula sa ilalim ng lupa, mamalot sa kanilang mga paa, umakyat sa kanilang mga katawan, hanggang sa hindi na nila makita ang kanilang mga balat. Ang bawat kagat ay mas masakit kaysa dati, na tila isang puwersang humihigop ng kanilang lakas. Ang mga sumunod na sandali ay napuno ng sigawan, sakit, at takot. Isa-isang bumagsak ang mga kaibigan ni Miguel, nawawala ng lakas at bumabagsak sa lupa. At habang sila'y unti-unting nilalamon ng mga langgam, naririnig nila ang huling bulong ni Soktoy. Ang agimat ng mga langgam ay para sa mga may karapatan lamang. At sino kayo para pag-interesan ang hindi para sa inyo? At sa gabing iyon, naging bahagi ng lupa ang mga kabataan, kasama ng mga langgam, at ang kanilang mga hiyaw ay naging bahagi na ng alamat ng baryo. Ang puno ng balete ay nanatiling tahimik, ngunit sa ilalim ng lupa, nananatiling buhay ang sumpa ng agimat ni Soktoy, naghihintay sa sinumang susubok na muling gambolin ito. Matapos ang matinding pangyayari sa ilalim ng puno ng balete, halos walang nakaligtas sa sumpa ni Soktoy. Si Miguel, ang nagtataglay ng pinakamatinding tapang, ay natagpuan ng mga residente ng baryo kinabukasan, nang hihina, at tila baga nawalan ng lakas sa bawat hibla ng kanyang katawan. Sa kanyang mga mata, bakas ang labis na takot at pagod. Sa kanyang katawan, mga marka ng kagat ng langgam ang bumabalot mula ulo hanggang paa. Mabilis siyang isinugod ng kanyang pamilya kay Mang Ramon, ang albularyong tinanungan nila noon.
Ngunit nang makita ni Mang Ramon ang kalagayan ni Miguel, tila may takot na dumaan sa kanyang mga mata. Ang sumpa ng agimat ni Suktoy ay hindi madaling tanggalin, sabi ng albularyo habang kinikilatis ang mga sugat ni Miguel. Ito'y hindi pangkaraniwang sumpa, kundi isang parusa para sa mga nagtatangkang makialam sa mundo ng mga hindi nila nauunawaan. Habang nagpapahinga si Miguel, isang matandang babae ang lumapit kay Mang Ramon. Siya ay si Lola Petra, ang pinakamatanda sa baryo, at may nalalaman ukol sa mga alamat at kwento ng kanilang lugar. Kung nais nating tanggalin ang sumpa ni Suktoy, kailangan nating malaman ang lihim sa likod ng kanyang agimat, bulong niya kay Mang Ramon. May kwento tungkol sa mga langgam na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Ayon kay Lola Petra, si Suktoy ay isang batang kalye noon na laging binubugbog at inaapi ng kanyang mga kalaro. Dahil dito, natutunan niyang makipagkaibigan sa mga langgam na nakikita niya sa lupa. Tinutulungan niya ang mga ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanin o asukal, at bilang ganti, sinamahan siya ng mga ito kahit saan siya magpunta. Isang gabi, habang nagpapahinga sa ilalim ng puno ng balete, biglang lumitaw sa harap niya ang isang matandang lalaki na may mahika, isang misteryosong estranghero na nagbigay sa kanya ng isang itim na bato. Ang agimat na ito ay magbibigay sa iyo ng lakas upang ipagtanggol ang iyong sarili, sabi ng matanda. Ngunit sa bawat paggamit mo ng kapangyarihan, kailangang handa kang magbigay ng bahagi ng iyong kaluluwa sa mga langgam na sumasakop dito. At mula noon, si Suktoy ay naging makapangyarihan, hindi lamang sa kanyang baryo kundi sa buong Bugo. Ngunit ang agimat na kanyang tinanggap ay hindi isang simpleng kapangyarihan, kundi isang sumpang hindi niya pwedeng basta-basta bitawan. Siya ay naging isang tagapagbantay ng mga langgam, at sino man ang magtatangkang manghimasok ay kailangang magdusa sa sumpa ng mga ito. Napagtanto ni Mang Ramon at ni Lola Petra na ang tanging paraan upang maialis ang sumpa kay Miguel ay ang pagwasak sa agimat mismo. Ngunit alam nilang hindi basta-basta ito magagawa. Kinakailangan nilang pumasok sa mismong tahanan ni Suktoy, kung saan nakatago ang itim na bato, at sirain ito sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nang sumapit ang gabi, kasama sina Mang Ramon, Miguel, at ilang matatapang na kalalakihan ng baryo, nagtungo sila sa bahay ni Suktoy. Sa kanilang pagdating, ramdam nila ang mabigat na enerhiya sa paligid, at sa bawat hakbang ay tila nagmamasid ang libu-libong langgam mula sa kanilang mga lungga. Sa pagpasok nila sa bahay, nagulat sila nang biglang bumukas ang mga pinto, at sa loob, naroon si Suktoy, nakatayo at nag-aantay sa kanila. "Ano ang ginagawa niyo rito?" tanong niya, ang kanyang tinig ay malamig at walang bahid ng takot. "Hindi niyo kayang wasakin ang agimat, sapagkat bahagi na ito ng aking buhay." Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, hindi nagpatinag sina Mang Ramon at Miguel. "Ang sumpa mo, Suktoy, ay hindi makakapanakit pa ng iba. Kailangan mo nang bitawan ang agimat." Sigaw ni Mang Ramon habang hawak ang isang bote ng banal na langis at isang piraso ng insenso. Sinimulan nilang magsagawa ng ritual, isang dasal na naglalayong sirain ang kapangyarihan ng agimat. Ang buong paligid ay biglang nagkaroon ng hangin na tila umuugong sa galit, at ang mga langgam ay nagsimulang dumagsa mula sa sahig, pader, at bawat sulok ng bahay, tila nagiging pader na buhay na sumasaklaw sa kanila. Nang magtagal, isang matinis na sigaw ang bumasag sa katahimikan si Suktoy, na sumigaw habang unti-unting nawawala ang kapangyarihan ng kanyang agimat. Ang itim na bato sa kanyang kamay ay biglang nagkaroon ng mga bitik, at mula rito ay lumabas ang malausok na enerhiya na parang mga kaluluwa ng mga namatay sa ilalim ng sumpa nito. Sa isang iglap, bumagsak si Suktoy sa sahig, walang lakas at tila ba isang matandang pinagsakluban ng langit at lupa. Ang mga langgam ay unti-unting naglaho, at ang itim na bato ay naging alikabok na tinangay ng hangin. Tila natapos na ang kababalaghan, ngunit sa kaloob-looban ng kanilang puso, alam nila na ang bawat buhay na nagdusa sa sumpa ng agimat ay nanatili sa kanilang mga alaala. Si Miguel at ang kanyang mga kaibigan ay nakaligtas, ngunit hinding-hindi nila makakalimutan ang sumpa ng mga langgam ni Suktoy.
Ang balete ay tahimik pa rin, ngunit ang bawat bisita sa gabi ay naririnig ang paggalaw ng mga langgam at bulong ng nakaraan. Isang babala na sino mang manggohas na gambole ng kapangyarihan ng agimat ay magdudusa sa sumpa ng kalikasan. Akala ng lahat ay natudukan na ang sumpa ni Soktoy matapos nilang sirain ang kanyang agimat. Sa paglipas ng ilang araw, bumalik sa normal ang baryo, at si Miguel at ang kanyang mga kaibigan ay unti-unti nang gumagaling mula sa kanilang mga sugat at takot. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may mga bulong-bulungan pa rin sa baryo, mga kwentong bumabalik sa gabi, kung kailan pinakapayapa ang paligid, ngunit may mahina at malamig na tunog ng paggapang ng mga langgam. Isang gabi, habang natutulog si Miguel, narinig niyang muli ang kakaibang ingay na tila paggapang ng libu-libong maliliit na paa sa kanyang paligid. Akala niya ay isa lamang itong bangungot, ngunit nang dumilat siya, nakita niyang ang buong sahig ng kanyang silid ay natatakpan ng mga langgam, nagkikiskisan, tila may hinahanap. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit walang boses na lumabas mula sa kanyang bibig. Ang mga langgam ay dahan-dahang umaakyat sa kanyang kama, tumatakbo sa kanyang mga paa, at umakyat sa kanyang katawan. Bawat kagat ay tila nagdadala ng matinding init, mas masakit at mas malalim kaysa sa dati. Hindi na niya kinaya ang sakit at nawalan siya ng malay. Kinabukasan, natagpuan siya ng kanyang ina na nakahandusay sa kanyang kama, nanginginig, at ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng mga sugat mula sa mga kagat ng langgam. Dinala nila siya kay Mang Ramon, ngunit kahit si Mang Ramon ay natigilan sa takot. Hindi pa tapos ang sumpa, wika ni Mang Ramon habang nagdarasal para kay Miguel. Hanggat may natitirang kagat ang sumpa ng agimat ni Soktoy, hindi tayo makakaligtas. Ipinatawag ni Mang Ramon si Lola Petra, na siyang may pinakamalalim na kaalaman ukol sa mga alamat ng baryo. Pagdating niya, agad niyang tinanong ang pamilya ni Miguel tungkol sa mga nangyari noong sinira nila ang agimat ni Soktoy. Dito nila napagtanto na ang bawat taong nakaapak sa lupa ng balete ay tinatakan ng sumpa, isang sumpa na bumabalik at nagiging mas malakas sa tuwing pinipilit nilang labanan ito. Ang sumpa ni Soktoy ay hindi basta-basta mawawala, wika ni Lola Petra. Kapag ang isang agimat ay itinakwil ng kanyang tagapag-ingat, ang sumpa nito ay nagiging mas mabagsik, naghahanap ng bagong sisilong. At ngayon, nasa katawan na ito ng lahat ng bumaliwala sa agimat ni Soktoy. Walang magawa ang pamilya ni Miguel kundi bantayan siya gabi-gabi, ngunit ang sumpa ay hindi lamang limitado sa kanya. Isa-isa, ang mga kabataan sa baryo ay nagkasakit, nakaramdam ng hindi maipaliwanag na panghihina, at may mga nagising sa gabi na natatakpan ng mga langgam na mabilis na nawawala sa pagdilat nila. Ang buong baryo ay nagmistulang lugar na tinubuan ng takot, takot sa mga langgam na nagsisilbing tagapagbalita ng sumpa ni Soktoy. Hanggang isang araw, naisip ni Mang Ramon ang isang mapanganib na solusyon. Ang tanging paraan upang mapahinga ang kaluluwa ni Soktoy ay ang magbigay ng alay sa mga langgam, wika niya. Dapat tayong mag-alay ng pagkain at mga alay sa ilalim ng balete, sa gabi ng kabilugan ng buwan. Ngunit tandaan ninyong may kapalit ito. Ang bawat alay ay may kasamang pangakong hinding-hindi na sila makikialam sa mga puwersang hindi nila nauunawaan. Nang sumapit ang gabi ng kabilugan ng buwan, nagtipon ang buong baryo sa ilalim ng puno ng balete. Nagdala sila ng mga prutas, kandila, at insenso. Isa-isa silang nagdasal at humingi ng kapatawaran. At sa kanilang pag-usal ng mga dasal, narinig nila ang kakaibang ingay ng paggapang ng libu-libong langgam mula sa ilalim ng lupa, sumasabay sa bawat dasal na kanilang binigkas. Nang matapos ang ritual, isang malamig na hangin ang dumaan, at kasabay nito ay naramdaman nila ang paglayo ng sumpa. Tila nagpaalam ang mga langgam, dahan-dahang naglaho, kasama ang sumpa ni Soktoy. Ngunit kahit nawala ang sumpa, isang panibagong takot ang nanatili sa kanilang puso, ang takot sa agimat at sa mga langgam, na minsang nagdala ng sumpa sa kanilang baryo. Sa baryo ng Bugo, ang kwento ni Soktoy at ang agimat ng mga langgam ay naging alamat, isang kwento ng babala na ipinapasa sa bawat henerasyon. At sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, ang mga residente ay tahimik na nag-aalay sa ilalim ng puno ng balete, tanda ng kanilang paggalang sa mga nilalang na hindi nakikita,
upang hindi na muling magising ang sumpa ng agimat ng mga langgam ni Suk Toy. Minsan, ang mga halimaw ay hindi ang mga nilalang sa kwento, kundi ang mga taong nasa ating paligid, nagkukubli sa isang anyong hindi mo inaasahan. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe para ipagpatuloy ko ang paggawa ng mga kwentong kababalaghan. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, maaari kayong mag-comment sa baba, or ipadala ang inyong mga kwentong matagal na ninyong tinatago. Maraming salamat sa pagsuporta.